Flame Dragon Combo, ang kalaban sa labas ng ring. Nagsisimula na po ang laban at papasugod na ngayon si Matt sa kalaban. Na naman, tumagos din siya sa kalaban. Ganyan din ang nangyari kanina kay Ira. Para bang tumama lang sa hangin ang suntok na ginawa ni Max. Gaya ng sabi ko, ako ang taong immortal. Tumahimik ka na! Wala akong pakialam kahit na immortal ka pa! Okay na sa akin yun. Dahil ikaw lang ang taong lumoko sa akin ng ganyan! Sinungaling ka! Ilang beses ka na nga naming niloloko pero hindi mo malang nalalaman! Ha? Tumigil ka nga! Sino ba talaga ang kakampi mo? Kami o sila? Huwag kang tatalikod sa akin kapag nakikipaglaban! Ha? Ngayon ay nananatili pa rin bagsak si Max! Malakas. Talagang malakas. Pero paano ko kaya siya matatalo? Tatalunin mo ako? Hindi mangyayari yun. Dahil wala ka sa kalingkingan ng aking kapangyarihan. Anong wala? Huwag mo akong smulin! Magensha! Magensha! Kinoong Mori! Iwanan mo na ang labang ito! Abala sila sa laban at sa paghahanap kay Ira! Kaya walang nagbabantay ngayon sa ating target! Kaya ngayon, pagkakataon mo na! Kung kailangan ipatupad ang mga plano ngayon, gagawin ko! Ilang sandali na lang at gagaling na si Lorcan. Oo nga. Salamat at nandito ka, Ana. Huwag mong sabihin yan, Saicho. Bali, wala naman to sa akin eh. Ito lang ang maitutulong ko sa aming pangkat. Ha? Oh, Ana, may problema ba? Saicho, sa likod mo! Teka! Sino ka bang talaga? Yuno Sarashi! Sancho! Sancho! Wag! Wag mo na akong alalahanin! Ikaw ang pakay niyan talaga! Ha? Sige na, Ana! Tumakbo ka na! Sige na! Takbo na! Kinala ko yun, ha? Alam ko na, Princesa! Talaga bang magpapatalo ka na lang na hindi man lang nakakasuntok sa kalaban, Max Domon? At si Magensha ay walang ginawa kundi titigan na lamang si Max. Nakakatakot siya sa kalaban! Hindi na siya dapat tumayo. Dahil hindi na siya pagbibigyan ng aking kapatid. Hindi ako maaaring magpatalo sa kanya. Itinaya ni Ira ang kanyang sarili para sa akin. Kahit na hindi pa niya kaya, hinarap pa rin niya si Magensha. At para mailigtas ko si Ira mula sa lugar ng kawalan, kailangan ko manalo sa labang to! Para kay Ira!
Ngayon ay nakatayo na si Max Domon! Mabuhay ka, Max! Ang kulit! Sabi na hindi obra ang suntok niya! Sumusugod na rin po si Magensha kay Max! Tatalunin kita para mailigtas ko ang aking mahal na si Ira! Wow! Tinamaan din niya ang maskara ng kalaban! Nasaktan din niya si Magensha! Huh? Ayos! Nakita niyo na! Tinamaan ko ang goy na to! Pwede ba? Huwag ka mulang magsaya dahil hindi babagsak ang kalaban mo! Handa ka, Kuya Max! Tama! Tama ka, Lola! Imposible. Hindi ganyang kadaling matalo ang kapatid ko. Gagawin kong pambukas ng lata ang kamao ko para mabuksan niya maskara mo! Nabuhayin pong muli ang mga tagahanga ni Max! May masamang nangyari kay Magensha. Nawala na ang pandigmang aura ni Magensha. Hindi na siya ang Magensha kalaban ni Max. Tama ka. Maaaring nakaisip siya ng paraan para makalabas sa kanyang katawan. Imposible yun! Hindi naman natin siya nakitang lumabas ng ringa. At wala rin siyang panahon para makipagpalit sa iba. Pero ang nilalang na yan, imposibleng si Magensha pa rin ang nilalang na yan. Kung tama ka nga, hindi ko na alam kung anong nangyayari. At kung hindi yan ang totoong Magensha, nasaan na kaya siya? Masama ito. Mapapagod ka lang sa katatakbo. Magensha! Paano ka napunta dito? Hindi ba dapat nakikipaglaban ka sa arena? Huwag kang mag-alala. Ang isa ko pang katauhan ang nakikipaglaban para sa akin, ang aking anino. Ang iyong anino? Anong ibig mo sabihin? Masyado ka ng maraming nalalaman tungkol sa aming mga taga-uruhama, mapangarib yan. Wala ka ng matatakbuhan pa. Tulungan mo ko, Recca! Kahit na dumating pa si Recca, hindi niya makakayang iligtas ka na nag-iisa. Madali ko siyang maitatapon sa bangin na yan upang mailibing sa ilalim ng dagat. Halika na, sumama ka na sa akin. Kanina ko pa hinihintay ni Ginoong Mori. Talagang matibay nga yung maskara mo dahil nakayanan niya ng fireball ni Nadare. Recca! Ligtas ka na, prinsesa! Dahil nandito na ako ngayon. Nakakatawa ka naman. Seryosong seryoso ako! Magensha, marami akong tanong sa'yo pero bago ang lahat, maghaharap muna tayong dalawa ngayon! Shōnen! Unang dragon! Saiha! Huli na kita ngayon! Tumagos lang ako sa kanya! Hindi maaari! Hindi rin siya kayang saktan ng fireball ni Saiha! Ano ba talagang kaya kong gawin? Isa siyang hangal. Tayo na, Ana. Matagal pa bago lumutang ang kanyang bangkay. Name po, substitution. Akala mo ba patatalo ko sa isang katulad mo lang? Si Recca. Yeah! Bakit ka nabigla? Kung kayo maging dalawa, kaya ko rin gumawa ng isa pang katulad ko. Baliwala yan sa akin. Walang nagawa ang iyong mga flame dragon sa akin. Kaya walang dahilan para ako matakot sa iyo. Hindi mo ako matatalo. Kanina yon. Subukan mo ngayon ang sikreto ko! Ha?
Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang tigas mo. Heto na sila! Ha! Nagawa niyang tawagin ang dalawang dragon ng sabay! Yeah! Recca! Malamang na hindi magkasundo ang dalawang dragon na tinawag mo. O kaya hindi mo kayang hawakan ang kanilang kapangyarihan. Kapag pinilit mo magpatuloy, maaari kang kainin ang sarili mong apoy! Yeah! Ano bang problema mo, Saya o Mura? Bakit hindi kayo magkasundo? Ang iyong kakulangan ng kakayahan ang nagdala sa'yo sa kabiguan. Nasayang lang ang iyong pagod dahil hindi mo naman pala kaya. Isa ka lang baguhan, ngayon ay maranasan mo ang nangyari kina Ira at sa iba ko pang mga kasama. Sino? Sinong tinatawag mong baguhan? Humanta ka! Hindi siya nilaman ng dragon! Hindi! Ngayon na! Kombinasyon ng Fireblade, si Saya at Latigo ni Homura! Yan ang sikreto ko. Tawagin mo na lang na Flame Dragon Combo. Hindi ako makapaniwala. Sinubukan mo ang isang bagay na maaring nagdala sa'yo sa kamatayan. Hindi ako maiintindihan ng katulad mong pumapas lang ng kapwa. Tama na yan, Kuya Recca! Hindi ka pa ba nagsasawang magpakabayani? Si Lorcan! Kasama si Saicho! Magaling na ba kayong dalawa? Pero kung... nahuli ako ng ilang sandali sa paglabas ng aking Nunuzarashi, maaaring wala na ako ngayon dito. Siguro naman papayagan mo rin kaming maging bayani, di ba? Ha! Ha! Dahil gusto rin namin makatulong! Mukhang naubusan ka na ng swerte ngayon, Magensha! Kahit na magsama-sama pa kayong tatlo, kayang-kaya ko pa rin kayo! Prinsesa! Bakit? Bakit hindi sila tinatamblan ng aking pag-atake? Bakit iniinda ko ang kanilang malamyang pagsugod? Ano? Hindi maaari! Nagkakaroon ng lamat ang aking maskara! Alam ko na, nang sinugod ako ni Recca, hindi ako makapapayag! Hindi ko sila matatalo sa kalagayan ko ngayon! Ngayon na! Ito na sila! Kailangan ko na umalis! Kinailangan pa ang pinagsamang pwesa nating tatlo para lamang matalo ang isang yan. Ngayon, malalaman natin kung sino siya talaga. Siya ba si ang matandang yan? Yan ba si Magensha? Hindi si Magensha to! Dahil sa yung taong sumalubong sa atin bago tayo pumasok ng paligsahan. Dapat pala noon palang binigyan ko na siya ng leksyon. Anong nangyari sa Magensha na kalaban nyo kanina? Saan na kaya nagpunta ngayon ang totoong Magensha? Peace, Mahan! Peace! Talagang nakakapigla po, mga kaibigan. Si Magensha ay nawala ng malay dahil sa pag-atake ni Max.
palagay ko hindi na siya muling makakabangon pa. Ayan na siya! Sasabihin na ng tagahatol ang desisyon sa labang ito! Si Magenshin ang Uruhama ay hindi na muling makakabangon kung gano'n ang nanalo sa labang ito ay si Max Domon! Hindi! Ha? Hindi pa tapos ang labang ito! Yan ang pandigmang ora niya! Bumalik na ang totoong Magensha! Si Magensha! Magensha, magpaliwanag ka sa akin! Bakit ka bumalik dito nang wala man ang dala para sa akin? Ang ibig sabihin nito ay nabigo kang makuha ang manggagamot! Natatakot ako. Nakikita ko sa kanyang mata ang galit. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tatalunin ko ang pangkat ng Hokage at mapapasa iyo ang manggagamot ang si Anaya dati. Max, mag-iingat ka! Nandiyan na siya! Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Magensha ay muli pong nakabawi kay Max Domon. Nabuhay muli si Magensha! Ngayon ko lang nakita ang kapatid kong ganyan. Simula na umakyat sa saring ay ngayon lang siya bumalik sa kanyang sarili. At ngayon muli na namang bumagsak si Max Domon! Kakaibang kapangyarihan. Pero, ang hindi ko alam ay kung kailan siya nakipagpalit. Para bang na-warp siya papunta dito? Warp ba kamo? Paano kung nakalalakbay siya nang hindi napapansin dahil sa gamit niyang kanyang lugar na kawalan? Lugar ng kawalan? Gaano kalawak kaya ang lugar na ito? Para siyang libingan sa kalawakan? Ah. Sino yan? Kashimaru! Sukishiro! Aira Kirisawa, pati ikaw nakulong din dito sa lugar ng kawalan? Ay, naka! Akala namin ikaw na si Majense! Kailangan natin siya makita agad kung ayaw natin matulad sa mga bungong nakikita natin. Teka, ano ba pinasasabi niyo? Paano natin makikita si Magensha? Pinatapo na nga niya tayo dito. At saka bakit natin nahanapin dito si Magensha? Eh, nasa Satsujin Dome siya! Ha? Relax ka lang. May katwiran kang magtanong ng ganyan. Pero ang lugar na ito ay napakaraming lihim at palaisipan na hindi pa nabubunyag sa'yo. Ha? Lihim at palaisipan? Tama ka. Dahil sa lugar na ito, nagtatago si Magensha. Ha? Huh? Ano pa ang inilintay mo? Tumayo ka na dyan. Makikita mo! Huwag kang mag-alala. Hindi kita paglalaruan. May matibay na akong dahilan para tapusin ang labang ito. Hindi rin ako patatalo sa'yo kahit ano pa mangyari. Tingnan nyo! Kumikinang ng hustong simsing ni Kuya Max! Ayos na! Maraming misteryo ang nakatago sa kapangyarihang taglay ni Magensha. May pagkakataon pa kaya si Max na matalo ang kalaban? Makakatakas pa ba si Ira sa lugar na kawalan? Mahirap ang kalaban, subalit kailangan malagpasan. Pagtakas mula sa lugar ng kawalan, laban sa iba't ibang dimensyon. Wala akong balak na panglaruan ka pa. May matibay na akong dahilan para tapusin ang labang ito. Baka akala mo ikaw lang. Wala rin akong plano magpatalo! Tumayo na! Max! Max! Si Recca! Nakabalik na si Recca! Si Kuya Sancho at Kuya Lorcan! Ano nagtayo ni Max sa laban? Masama! Nang magsimula ang laban, nananalo pa noon si Max. Pero kanina lang, bumalik ang lakas ni Magensha. At alam na naming bumalik na rin ang tunay na Magensha.
Imposible! Kanina lang, iniinda niya mga bitaw ng kamao ko. Pero ngayon, bakit? Max! Kaya ka nanalo kasi fake na Magensha ang nakalaban mo kanina. Ano? Dahil sinubukan ng tunay na Magensha na kidnapin ang aking prinsesa. Pero natalo namin siya ni Saitcha at Lorcan kaya bumalik siya dito sa arena. Totoong sinasabi ni Recca, Max. Kuya, bakit? Bakit mo nagawa yun? Tumahimik kayo! Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi nyo. Basta ang alam ko lang, natalo ko na minsan ang halimaw na yan at wala siyang pagkakataon para makaalis sa loob ng arena. Nagkakamali ka. Ginagamit ang lugar ng kawalan para makapaglakbay. Yan ang kanyang kapangyarihan. Max naman! Hindi ako naniniwala. Ako pa rin ang pinakamalakas! Inaaksaya mo lamang aking oras at pasensya! Tatalunin kita! Baliwala sa akin ang ginagawa mo! Ako! Ako ang pinakamalakas! Lumalakas ang kanyang mga tiyan sa akin. Kakaiba ang kanyang kapangyarihan! Tatapusin ko na bago siya magkaroon ng pagkakataong lumakas! Ano kaya yan? Yan ang humashin. Ang sandatang tumapos kay Brisha nun! Delikado, maski ang Nunuzarashi ko ay hindi napigilan ng home machine, mas lalo na si Max na walang proteksyong bumabalot sa kanyang katawan. Nakao! Lagot na si Max! Kuya Max! Tumakbo ka na! Sige na! Lola, pwede ba? Huwag ka maskandalo. Nakalimutan mo na ba sinabi ko? Ako ang pinakamalakas! Alam kong mas malakas ako sa kanya. Dahil kung hindi, tapos ka na! Hindi ko maililigtas si Ira! Ano? Nagawa ni Max na sanggain ng Hobashin! Isang space queen? Hindi. Sukisiro, ano ba nangyayari? Siguro nanghihina ng kanyang kapangyarihan. Huh? Tignan nyo, asul na liwanag. Yan marahil ang aura ni Magensha. Siguradong yan na yan. Kung ganun, nasa loob niya si Magensha. At kapag natalo natin si Magensha, makakalabas na tayo sa lugar na to. Teka, atayin nyo ako! Pero, kung totoo nga ang sinasabi nyo na nandito si Magensha, sino naman yung taong nasa loob ng ring? Pangahas! Bakit mo pininsala ang aking jigen kaidyoko? Malakas pa rin ang kanyang aura. Pero ngayon pantay na sila ng kapangyarihan ni Max. Ngayon ko lang nakitang kumilang ng gusto ang singsing niya sa ilong. Imposible! Sigurado nagtatago ka lang dyan sa ilalim ng saya mo! Anong klase yan? Isang malaking misteryo! Ang katawan ni Magensha ay nawawala! Sigurado ako, multo na yan! Imposible mangyari yun!
Malamang may ginagamit ka rin mahiwaga sa data na pareho na kasama mo si Sukisiro. Kaawa-awa ka naman eh. Hindi mo matanggap ang katotohanan. Ano? Ano ka ba? Nalingat lang ako sandali. Sabihin mo nga sa akin, saang lumpalop ka ba talaga ng galing? Parang higanting puppet. Higanting puppet? Isang puppet na hindi nakikita ang tali. Ang magensya na kinalaban mo kanina ay isa lamang puppet ng tunay na magensya. Ang tunay na magensya ay nagtatago sa lugar na to. At mula dito, kinukontrol niya ang kanyang panuti na para manika. Kaya naiiwasan niya masaktan ang gusto. Kaya naman pala hindi tumatama ang mga pagsugod ko sa kanya kanina. Yun pala, dito lang siya nagtatago. Tuso talaga siya. Ayan na ba siya? Yan si Magensya. Pagmasdan mong mabuti ang malaking kristal na yan. Nakakatayo ka pa pala. Matigas talaga ang ulo mo. Siya na nga ang tunay na Magensya. Etong sa'yo! Takot ka na ba? Dapat lang. Dahil dyan na rin ang iyong magiging libingan. Buko ka na! Ikaw pala, Aira Kinasawa. At kasama mo rin sila si Kishiro at Kachamaru. Papanan ako natutun dito. Kaya pala, nang mapinsala ang Jigen kay Gyoko, hindi ko akalain magkakaroon ito ng malaking epekto sa aking tinataguan! Matanda ka na, pero naglalaro ka pa rin ng maniga. Ito ang tamang panahon para magretiro ka na! Dapat lumuot kayo sa aking harapan. Dapat kayo magbigay galang sa isang mandirigmang kailanman na hindi nyo matatalo. Ano yan? Unti-unti humihigop ni Magensya ang liwanag ng kristal. Ang kanyang kulay, unti-unti na nagiging asul. Dito sa aking mundo, akong masusunod sa bawat mangyayari. Kasi yung tsumer! Pangas! Ako naman, kay Getsu! Ang palakan! Bakit ganun? Malakas pa rin siya! Ang tigas ng ulo ninyo. Sabi nang wala pa makatatalo sa akin. Tulad nyo, hindi rin siya mananalo! Max! Hayaan nyo munang tapusin ko ang gorillang yan! Si Max kapag tinamaan siya ng kumasin! Ngayon na! Master! Mabuti't nagkita tayong muli! Pero sigurado ka ba? Tatatlo na lang kami at hindi magtatagal mauubos na ang aming kapangyarihan. Saka na natin problemahin yan! Dahil kailangan ko ngayon ang kapangyarihan nyo! Pumapayag ako basta't kailangan mo. Dapat ba akong matakot sa itsura ng alaga mo, Aira? Ang kaawa-awa mong kasadama! Maaaring natalo niyan si Gashakura, pero hindi ako maapektuhan niyan! Eh, titignan na lang natin! Ngayon na! Kasadama! Baliwala yan sa akin! Kung ganun, hindi pwede mangyari ito! Ang aking kristal!
ang lugar ng kawalan! Ha? Nasisira na! Anong nangyayari? Ah! Ang boses na yun! Ira! Ikaw pala, Recca! Ibig sabihin? Nakabalik ka na ngayon sa amin! Kasama mo pala sina Tsukishiro at Kashimaru. Pero Ira, ano bang nangyari? Mabuti na lang at nalagyan mo ng lamat ang Jigen kay Gyoko ni Magensha. Dahil kung hindi, hindi namin matutuntun kung saan nagtatago ang tunay na Magensha. Ano sabi mo? Tunay na Magensha? Ang kinakalaban mo kanina ay ang puppet lang ng tunay na Magensha. Ano? Asar, hindi lang pala tuso ang hambog na yan, kundi duwag din pala. Kung ganon, nasaan ang tunay na Magensha ngayon? Huwag kayong mag-alala. Lilitaw yun, maya-maya lang. Nasira na kasi yung pinagtataguan niya. Ikaw pala yun. Sandali. Ayoko na. Ayoko na. Hindi ako matatalo sa'yo. Ilabas! Malaki ang hirap ni Ira para madala sa akin ang tunay na kalaban. Hindi ko sasayangin ang pagod niya. Ito naman ang pangwakas! Ano ka ngayon? Siguro naman hindi na siya makakabangon, ano? Salamat naman. At ang nanalo sa labang ito si Max Damon! Nakalusot na po ang pangkatang Hokage sa semifinals! Tutuloy na sila sa finals! Yes! Nanalo si Max! Ang bagis! Hindi ko na pala kailangan pang lumaban ngayon. Magaling mga kasama. Tama ka. Magandang ipinakita sa atin ni Max sa labang ito na hindi pa niya ginagawa. Ang kapangyarihang ipinakita niya sa harap ni Magensha ay talagang kahanga-hanga. Binabati ko kayo. Ngayon ay tutuloy na kayo sa huling bahagi upang harapin si Master Kurei. Binabati namin kayong lahat, Hokage Team. Hindi namin akalain na magkakarating kayo sa huling bahagi ng palisang Urabuto Satsuje. Sandali! May dumarating, Tanya! Kurei, huwag siya nandito. Yan si... Kurei! Isa na naman kong kalong sa semifinals ang umakit niya sa ring. Ito yung walang iba kundi si Kurei mula sa Uruha, Kurenai! Magensha, ang ginawa mo isang napakalaking karuwagan. Master Kurei! Dinumisa mo ang paligsang ito. Hindi ka karapat dapat. Patawarin mo po ako, Master Kurei. Sinusunod ko lang naman ang inuutos sa akin ng iyong ama. Wala akong magagawa. Hindi ko samaring sumayin. Patawarin mo ako! Kuya! Tama, hindi ka pa rin nagbabago, Kurei. Hindi ba't kasamahan mo si Magensha sa inyong pangkat, pero nagawa mo pa rin kitli ng kanyang buhay? Talagang bato na siguro ang puso mo kaya nagawa mo yan. Diyan ka nagkamali. Ano? At ngayon!
ngayon, pumapasok na po ang kalaban ng Uruha Kurinai, ang nag-iisang member ng Uruha Ikazuki, si Raiha! Recca, nagkakamali ka dahil si Master Kurei ay hindi kasing sama ng inaakala niyong lahat. Para sa iba, malupit siya. Subalit sinusunod lang niya ang batas ng Uruha. Masisisi mo ba kung ipatupad niya ang batas nito? Bata pa siya na mamulat sa lagim ng digmaan. Lumaki siya sa ilalim ng mabagsik na pamamalakad ni Ginoong Mori. At nasaktan siya sa pagkawala ng pag-ibig na si Kurinai. Upang kalimutan ang lahat ng yun, kinailangan niya lumaban upang maging mas malakas. Nilikha niya ang samahan ng Uruha. Itinakda at ipinatupad ang mga batas nito. Raiha, itigil mo na yan. Hindi, Master Kurei. At bilang pagkilala sa inyong kagalingan, may umumungkahi ako sa inyo lahat. Simula sa araw na ito, umuurong na ako sa aking pagsali sa paligsahang Urabuto Satsujin. Anong sabi niya? Umaatras na raw siya sa laban nila ni Kurei. Hinding-hindi ko mapipilit ang aking sarili na labanan ka, Master Kurei. Kung inyo pong mamarapatin, nais ko na lang pong maging tagapangalaga ng Hokage at Uruha Kurinai. Nagkakaiyak naman! Tapos na ang semifinals bago pa man ito nagsimula dahil umatras na sa laban si Raiha. Kung ganon, ang Uruha Kurinai ay tutuloy na po sa finals! Bukas, ang huling laban ay magaganap sa pagitan ng Uruha Kurinai at Hokage. Sa wakas, sisimulan na ang kanilang pagtutuos. Bakit ka nang himasok sa takbo ng paligsahan? Ang ginawa mo hindi naayon sa aking mga balak. Bakit? Masisisi mo ba ako kung hindi na ako nasisihan sa mga nangyayari? Bakit mo hinayaang makarating sa huling bahagi ang pangkat ng Hokage? Walang nakakaalam kung ano ang tsak na mangyayari at maaari pa kayong matalo bukas sa laban. Kaya naman naniguro na ako bago pa maging uli ang lahat. Imposible! Hindi ako patatalo sa isang tulad lang ni Recca! At ngayon, nais mo na rin akong tapusin? Ama ko, isa lang ang pakatandaan mo. Kapag dumating sa aking kaalaman na nang himasok ka pa sa laban namin na magaganap bukas, walang sino man o bagay na makapagliligtas sa'yo. Tandaan mong mabuti yan. Ang takot sa mga buhay na patay. Dapat magpasalamat kayo sa akin dahil ako dahil ako bakit tayo lalaban sa finals. Ako yata nagpabagsak sa pinakamabagsik nilang mantirigma. Hindi mo ba alam na yung magensyang tinalo mo ay napagod sa pakikipaglaban sa amin? Lumaki na ang ulo ng pinuri ko. Bukas, pagdating ng finals, ako na lang mag-iisang tatapos sa buong Uruha Kurinai! Uy! Nawalan tuloy ako ng gana. Teka muna! Sadali lang, Ira. Paano naman ito yung mga pagkain? Sayang ko hindi mauubos. Ano ba problema mo? Ang laki naman ang muscle sa braso mo. Huh? Kaya pala nakarating kayo sa finals ng paligsahan. Ha? Talaga? Sige, tanda, kumain ka lang na kumain, ha? Huwag ka mahihiya. Hindi ka nagkakamali ng pagkakakilala sa akin. Sigurado bukas itataob ka ng kalaban mo. Ano sinabi, matata? Ay, baka makatulong yan sa'yo bukas. Ano naman kaya to? Mahiwagang sandata. Ano? Uy, teka! Ano ba? Nawala. Ano naman kaya gagawin ko dito? Ay! Napagod ako. Break muna. Kung ganaan kito, ah. Ha? Naalala ko tuloy ang kabataan. Ha? Huwag mong hawakan yan! Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ito sisirain. Palagay ko, bihasa ka lang humawak nito at gamitin ang lima nito ngayon, di ba? Kaya lang. Mas gaganda ang forma mo
kung magagamit mo ang mahiwagang ika-anim na anyo nito bukas sa labalan. Ika-anim na anyo? Pag-isipan mo yan sa iyong pagtulog. Huwag mong kalimutan magdasal, ha? Sino kaya ang matandang yun? Nakakainis talaga yung Max na yun! Akala niya siya nagpapanalo sa buong pangkat! Pero gumaling na si Max sa pakikipaglaban. Sa totoo lang, masyado siyang... Pero Ira, hindi ba nag-alala ka kanina kay Max? Pwede ba? Hindi ako ganun, ah! Ay, kawawang Ira. Hindi malaman kung magagalit o maiindab kay Max. Gorilla, what you need is an older man like me. Ah! Peeping Tom! Wow! Get off of me! Nagpunta lang naman ako dito para payuhang ka na tipirin mo ang paggamit ng iyong mga kosadama gem. Sigurado ko bang yan lang ang pakay mo sa akin? Oo naman, ano? Lagot ka sa akin! Paginaputan kita! Magdamit ka muna bago mo siya habulin. Ang matandang yun. Kilala nyo? Hindi. Pero parang pamilyar sa akin ang itsura niya. Dapat kumato ka muna bago ka pumasok. Mukhang asar na asar ka lang talaga. Nakikita ko nag-aapoy na ang iyong mga mata para lumaban. Dahil hindi mo pa rin na ipaghihiganti ang iyong kapatid, tama ba ako? Huwag kang magmadali. Bukas malalaman mo ang sagot sa iyong mga tanong. Kung sino ang pumaslang sa iyong kapatid. Sabihin mo sa akin, isa ba sa mga makakalaban namin yung taong... Bukas. Long ago. And oh, so far away. Ah, hindi ba kayo marunong magsara ng pinto? Recca, hindi mo matatalo si Kurei bukas. Ano sinabi mo? Sino ka ba talaga? Kung gusto mo talagang manalo, sumama ka sa akin at magsasanay tayo. Tayo na. Ha? Huh? Ano kahilo? Bukas na ang laban! Iba na lang ang isama mo dahil wala akong panahon para makipagsosyalan sa'yo. Yan ang akala mo. Huh? Magsasanay daw? Teka. Parang pamilyar sa akin ang matandang yun, ha? Pitong araw na ang nakalilipas mula na magsimula ang Urabuto Satsugen. Ngayon, ang huling bahagi ng laban ay dumating na. Ano ba yan? Bakit ang dilim? Wala naman tayo sa loob na sinehan, ah! Aray, may tumapak sa kalyo ko! Maraming salamat sa inyong paghihintay. Narito tayo ngayon sa huling bahagi ng paligsahang Urabuto Satsugen. Mula sa aking kaliwa, ang buong pagkantang Uruha Kurinay! Toroy! Kai! Ito ang pinakahihintay nating bahagi. Tayo na, Hokage! Mula naman sa aking kanan, ang buong pagkat ng Hokage! Isa sa kanilang pumaslak sa aking kapatid. Huh? Asa si Kurei? Huh? Ano ba kayo? Ba't yun yung pinuno nyo? Hindi na makakadalo ngayon si Master Kurei. Ano ka mo? Hindi pwede yun! Hindi na kailangan pang sumama sa amin si Master Kurei. Ang una naming mandirigma na si Noroy ay sapat na para ihatid kayo sa inyong huling hantungan. Hindi ba yan si Noroy? Yan yung matadero. Oo! Isang Jushinshu, si Noroy. Matadero ang tawag sa kanya dahil kaya niyang tapusin na isang buong pangkat sa loob lamang ng ilang minuto. Sabihin niyo nga kung tama ako, ah. Pero hindi lalabas si Kurei hanggat hindi kayo natatalong lahat, ganun ba? No problem! Ako nga ang... Ako na lang! Ako ang haharap sa mga pakyut na yan! Pero Max! Ang tungkulin mo ngayon, Recca, ay talunin si Kurei, hindi ba? Kayang-kaya na namin ang mga kakampi niya. At ngayon, makikita na natin ang ating bagong pagtatanghalan! Sa huling bahagi ng paligsahan, ang lumabas sa paligid ng tanghalang ito ay makakatiyak ng kanyang katapusan. Hindi ko makita ang ilalim.
akin na natatakot ka. Sino? Ako? Natatakot? Hindi, no? Lumabas ka dyan, Roy! Uunahan na kita! Para makita ni Kuray ang hanap niya! Magandang umaga po ako, Sireya, ang inyong magiging tagahato sa labang ito. Ilang sandali na lang at magsisimula na po ang labang. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Si Max kaya? O si Tanoy? Si Max na ugali. Laban kay Noray ng Kurinay. Simula na. Sumugod na si Noray! Hindi mo ba alam? Hindi pa'y pinapanganak yung taong tatalo sa akin. Siguradong hindi ikaw yun! Ang galing mo, Max! Gumaling na nga siya. Hindi pa rin tayo nakatitiyak. Hindi pa rin naman natin nakikitang sumusugod si Mom. Magandang araw sa inyo. Eh! Ang magandang lamang lupa! Pwede ba alayoan mo, nanay ko? Sandali lang. Pagbasta niyo ang mga kalaban. Sa paningin natin, natatalo na ni Max si Noroy, pero walang bakas ng pag-alala sa kanilang mga mukha. Nakapagtataka. Tinatanggap lang niya ang mga tira ko, pero hindi siya nasasaktan. Kawawa ka naman, Max Domon, dahil hindi mo masasaktan si Noroy. Ano? Hindi raw masasaktan? Ano sa palagay mo ginagawa mo, Joker? Relax ka lang, Mikoto. Kahit naman alam na nila, wala pa rin silang magagawa. Hayaan mo bigyan ko sila ng kahit na konting tip. Hindi ako naniniwala! Ha! Kailangan ko. Ha? Ano? Lakasan mo naman! Matay ba iba? Hindi ba rin nahulog ang loko eh? Patay! Ako ang pinakamalakas na nahulog sa bangin! Max! Ang bahit mo, Noroy! Ikaw na lang sana nalaglag! Oh, hindi pa tinapos ang laban! Sana matalo ka na! Baka naman likas na mabait naman pala si Ginoong Noroy. Hindi siya mabait. Alam ko na iba siyang dahilan. Hindi ko alam kung bakit mo ako naligtas. Pero hindi pa rin kita sasantuin. Tadaan! Kutsipasyo! Makulit talaga tong isang ito. Kahit gaano pa kalakas yung sundata mo, hindi pa rin yan naubra kay Noroy. Tama ka. Hindi nga mararamdaman ang katawan niya. Pero... Tignan natin ngayon ang mukha mong kaakit-akit! Huwag ka na mahiya! Napaka-imposibleng mangyari niyan. Bungo na nga ang ulo pero gumagalaw pa rin ang katawan. Tiyak na yan ang mahiwagang Bakujo. Bakujo? Ang Bakujo ay isang mahiwagang sandata na bumubuhay sa patay. Isang araw, ang nagmamay-ari dito ay lupang nasugatan sa digmaan. Hiniling ng taong yon sa Bakujo na iligtas ang kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay hindi na nakayanang magpatuloy, subalit ang kanyang determinasyon ay sumanob sa Bakujo. Hindi na kaya ng katawan kong ito. Kailangan ko ng isang bagong katawan. Mas bata, mas malakas, kailangan ko. Kailangan ko ng bagong katawan! Mula noon,
Sinasabing patuloy na gumagalang bakju upang humanap ng perpektong katawan. Kaya lang nabubulok ang mga katawang ito. Kaya napipilitan siyang humanap ng iba. Kaya hindi niya hinayaang mahulog si Max sa bangin dahil kailangan niya ang katawan nito. Ano? Tama ka rin, tanda. Nagulat pa kayo, mga kaibigan. Si Noroy ay ginagamit lamang pala ng isip ni Bakuchu. Kailangan kong iyong katawan. Gamitin mo ang mahiwagang sandatang ibinigay ko sa'yo. Yan lang ang tanging paraan para malampasan mo ito. Ano? Mahiwagang sandata? Eto ba? Ano naman ang gagawin ko dito? Naloko na! Nakain niya! Kailangan kong iyong katawan. Hindi ko kailangan ng iyong ulo. Tapos na siya. Teka, si Kuya Max, baka buhay pa siya. Hindi pwede. Hindi pa siya patay. Max! Ngayon, akin ang katawan mo! Tawag mo ba ako, Ira? Mga kaibigan, ang kalang braso ni Noroy ay bigla na lamang pong sumabog at naturog. Hindi ko na alam kung anong nangyayari dito. Tingnan mo yung balat niya. Iba na yung kulay nito. Nakatatak sa noo niya ang salitang bakal! Inko, ikaw bang nagbigay sa kanya ng mahiwagang tetsugan? Bingo! Ang mahiwagang tetsugan ay may kakayahang gawing bakal ang katawan ng kanyang master matapos niya itong lunukin. Mabuti na lang at nalunok to ni Max kanina. Maswerte pa rin si Max. Kailangan kong iyong katawan. Baliwala na yan. Hindi mo na ako kaya saktan ngayon. O ano, Noroy? Paano ba kita tatapusin, ha? Ganito? Puro ka pa porma dyan. Ihagis mo na lang siya sa labas ng ring ngayon. Tumigil ka! Kailangan niya munang pagbayaran ang ginawa niya sa akin. Ano? Tama ba ako, Noroy? Nang wala ang maskara niya, baka tumalsik na sa labas ng ring. Hindi! Mapapasa akin ang katawang ito! Ano ba ang nangyayari? Akala ko ba mawalang buhay lang ang kayang saliba ni Noroy? Pero gayon, winawasak muna niya ang isipan ni Max! Isipan? Ang kanyang alaala, emosyon, talino, lahat ng yon. Kapag nagpatuloy ang pagkasira ng kanyang isipan, malaya na magagamit ni Noroy ang kanyang katawan. At kapag nawala siya sa sarili, maghahari na si Bakuyo sa kanyang katawan! Max! Ano to? Nasaan ako? Ang kaganda naman ng mga bolang ko. Hindi ba si Zilang ni Kagami yan? Bakit nasa loob siya ng bola? Huh? Sumabog ang bola ni Dilan! Sino si Zilang ni Kagami? Sino siya? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ko na alam ah. Teka, ano bang pangalan ko? Nakatayo na lang po si Max Tomon. Ano kayang nangyayari sa kanya? Max! Ano bang ginagawa mo? Gumalaw ka nga dyan! Max! Noroy! Tama! Yan ang ating pangalan! Ngayon lumapit ka sa liwanag! Tapos na! Ano pong sabi niyo, Inkong?
Tuluyan ang pinaghaharian ni Noroy ang kanyang isipan! Gumising ka na, Max! Max! Isa na lang ang bola? Hindi ba yan si... Anong tinitingin-tingin mo dyan, Recca? Halika nga rito! Tama. Yan ang unang araw na magkakilala kami ni Recca. Ang sinasabi nun. Magiging ninja mo ako sa oras na matalo mo ako. Tama. Nung araw na yun, nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. Gustong-gusto ko nang matalo sa Recca. Marami na rin kami pinagdaanan at marami na rin kami pagsubok manalampasan. Kaya rin ako nakarating sa paligsahan ito. Sandali. Paligsahan? Ako na lang ang gawin niyang donasyon. Gusto kong magkaroon ng silbi. Gusto kong makatulong sa inyo. Alam ko na. Lumalabang kami para kay Anaya lagi. Tama ba ako dyan? Dilan? Lorcan? Ayra! Recca! Ano nangyayari kay Max? Ito ba? Hindi ako makakapayag! Ako lang ang may-ari ng katawang ito! Ako si Raging Max Bumon! Come on, shout my name! Bagis mo! Ang nanalo, si Max Bumon na Hokage. Yay! Max! Si Max Bumon po ang nanalo sa unang laban sa final! Recca! Saludo na ako sa'yo, Max! Galing mo talaga! Nakakatawa nga eh. Kung hindi pa ikaw ang naalala ko, hindi na ako makakabalik dito. Kahanga-hangang yung pinakita, Max. Ipagpaman ninyo ang aking pagiging huli. Kulay! Ang dalawang master ng mapanganib na Yomon Ken. Mabuti naman at nagpakita ka na. Umanda ka ngayon dahil bilang na ang araw mo. Ilang beses ko bang sasabihin? Aray! Sakit nun na! Ano bang problema mo? Dain at magsasanay ka pa! Pero Inkong, hindi na po kailangan niya ni Recca. Kaya niyang kontrolin ang anim na flame dragons. Tama yun! Nakita mo na ba ang mga ito? Well, huwag mo ipagmalaki sa akin ang mga yan dahil hindi mo na sila maasahan ngayon. Anong ginagawa mo? Ang mga tatak ng dragon. Nawala! Ibig sabihin ba nun, hindi na niya pwedeng tawagin ang mga ito? Hindi pwede yun. Imposible. Labas na natin eh! Saiha! Kuya! Walang lumabas! Ano bang nangyari? Kung may isip ka, sasama ka sa akin para makuha mo silang muli. Paano ako sasama eh? Lumalaban na nga kami. Iisa lang ang kalaban mo. Yan ay si Kure. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita dito bago magsimula ang laban nyo ni Kure. Ha? Sandali lang! Oh, ano pang hinihintay mo? Sundan mo na siya, Recca. Ayra. Magtiwala ka. Sumunod ka sa matandang yon dahil hindi siya isang kalaban. Oo nga, kuya. Siya yung nagbigay ng mahiwaga sa data sa akin. At isa pa, hindi ka rin mananalo kay Kure kung wala ang flame dragons mo. At habang wala ka, kami munang bahala dito. Pero, salamat. Patawarin niyo ako. Mag-iingat ka, Recca. Nakakaasar naman. Sa nagbuti, matandang yun. Huh? Salamin?
Narito po tayo sa huling bahagi ng Paliksang Urabuto Satsugen. Sisimulan na po natin ang ikalawang laban. Ako po ang naghahakol niyo para sa laban ito. 22 lang ako at single pa. Ako si Teresa. Ang sexy-sexy naman yan! Tinatawagan si Kai mula sa Uruhang Kuranay at si Aya Nakirisawa mula sa pangkat ng Hokage. Pumunta na kayo dito sa ring! Ang espadang yun. Malalaman mo bukas ang katotohanan maging ang taong kumaslang sa iyong kapatid. Siya na nga yun. Sige na nga! Para pagpawisan na ako! Sandali! Ibigay mo na sa akin to, Ira! Sandali lang, Dylan! Malakas ang kutob ko na ang taong yan ay may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ni Dylan. Referee, si Ira Kirisawa ang dapat lumaban. Pwede bang palitan ko siya? Sandali ha! Itatanong ko muna kung sasakayan ang mga kalaban mo. Tutol ba kayo? Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Dylan at ang kanyang insuwi. Sang-ayon ba kayo, Master Kurei? Oo, yan ang dahilan kung bakit nais ko makasama si Kai sa aking pangkat. Kung ganon, ang laban ay magaganap na sa pagitan ni Dylan ni Kagami ng Hokage at ni Kai ng Uruha Kurenai. Ikalawang laban, simulan na! Teka, nasaan ako? Hindi ko sinasadyang matalsikan ka ng buhangin. Pasensya ka na, Recca. Ha? Huwag mo intindihan yan, miss! Nakakahiya, kilala niya ako pero hindi ko siya kilala. Alam ko ang lahat ng tungkol sa'yo. O paano, magsisimula na ba tayo? Magsisimula ng ano? Flame power! Ano? Wala alam mo na kung away sa'yo ha! Anong problema mo? Gusto mong mabalik ang mga dragon mo sa'yo, hindi ba? Labanan mo sila, huwag kang magtago! Sarap nito ah! Nandiyan ka na pala, hindi ka mo lang nagsasabi, sandali lang tatang! Bakit kailangan kong labanan ang babaeng yun? Isa lamang siya sa mga dapat mong talunin. Recca, pangalawa na natin itong pagkaharap. Ako nga pala si Nadare. Ikaw si Nadare? Ang walong dragon ay ang mga naging pinakamagagaling na Flame Masters. Dati silang tao at ngayon naging mga Flame Dragons. Kung nais mong muling mapasayo ang kanyang kapangyarihan, kailangang matalo mo siya. Ganon din ang iba pa. Recca, nang una tayo magkita, mag-isa kang tumayo laban sa aming walong Flame Dragons. Humanga ako sa kagitingang ipinakita mo noon, kaya ibinigay ko sa iyo ang aking tulong. Subalit kung dahil doon ay naging sobrang tiwala mo sa iyong sarili, hindi na kita maaaring tulungan pa. Ipakita mo sa akin ngayon kung hanggang saan ang kakayahan mo. Ha! Huwag niyo akong iismulin! Patawarin niyo ako. Umasa ako ng gusto sa mga tulong na ibinibigay niyo sa akin. Pero sana maintindihan niyo na mas lalo ko kayong kailangan ngayon para matalo si Kurei. Pakiusap, bumalik na kayo. Maswerte ka at napahanga ko sa iyong katapatan. Lumaban ka para sa ikabubuti ng marami. Nadare, salamat, nagbalik ka na. Dauto mo na pala si Nadare. Pumili ka ngayon ng susunod mong makakalaban. Ako si Saiha. Ako si Homura. At ako naman si Madoka.
pagkatapos, sasagutin mo ang mga tanong ko. Umaasa ka pa ba na gagawin ko sinasabi mo? Hindi kita pipilitin dahil kung saan mo sasabihin. Ng dalawa nating kalahok. Kuya Lorcan, kilala mo ba yung Kai na yan? Ngayon ko lang narinig ang pangalan niya eh. Eh, pareho lang pala tayo eh. Siguro, naging Jushin Shu siya nung pagkalis natin kay Kurei. Aba, nasira niya ang balabal ni Kai. May ibubuga naman pala siya. Ito ang unang pagkakataon na makikita natin ang kanyang mukha mula na mag-umpisa ang paligsahan. Maraming salamat, Dylan. Wala na makapipigil sa akin ngayon. Ay, yabang naman niya! Totoong sinabi niya. Ang hikaw niya. Hindi mo ba na gusto ng hikaw ko? Sa bagay, ito lang ang naaalala ng mga nagiging biktima ko. Pinagbibintangan nila akong pumaslang ng mga taong malapit sa kanila. Tapos tinuturo ko sila. Ganyan din ang mangyayari sa'yo, Dylan ni Kagami! Sa wakas, nakita ko rin siya, Ate Jessica. Sa lahat ng ayoko ay yung pinagtatawanan ako. Yomonken! Absolute Zero! Yomonken! Yomonken, Absolute Zero Return. Hindi lamang ikaw ang biyasa sa paggamit ng Yomonken technique. Dalawa silang gumagamit ng Yomonken! Paano? Imposible. Iisa lang ang dapat magmana ng Yomonken. Dahil iisa lang ang tinatanggap para pag-aralan ito. Sina Master Meguri Kyosa at Dylan Mikagami lamang ang dapat nakakaalam ng tungkol sa Yomon Ken. Nakakatawa ang itsura mo ngayon. Mahiwagang sandata yan, hindi ba? Siyempre naman. Ito ang mahiwagang Yomon Ken. Kung ganun, ang iyong mahiwagang espada ay may kakayahang gayahin ang Yomon Ken technique. Kaya lang, isa lang ang Absolute Zero na nagagawa ng aking Yomon Ken. Pagkakaisa ng apat na bahagi! Hiyomonken! Water Snake! Ano yan? Ngayon ko lang nakita yan ah! Hindi niya madedepensa ng kanyang sarili kung gumagaya lang siya. Iisa lang ang master at ako yun! Hiyomonken! Ice Snake! Ah! Ha? Pareho sila ng technique! Hindi magkapareho. Ang ginagawa ni Kai ay isang ice net. Mas malakas pa ito kaysa sa ginawa ni Dylan. Ang ibig mo sabihin, Master? Maaaring totoo ang sinasabi ni Kai. Hindi maaaring dalawang Master ng Human Ken. Nabigla ka ba? Ang Human Ken ni Viguri Kyosa ay pinamana sa ating dalawa. Pero mas nakakalamang ako sa iyo dahil bihasa na ako sa Human Ken bago ka pa natuto nito. Tawagin mo na lang akong kuya. Hi. Ako si Ryo, ang Katanashi, ang makakalaban mo ngayon. Alright! Come on, subdue me and take me inside you. You know you want to. I can see your but... My master is such an innocent man. But I'm pretty sure you're going to like this. Please, stop it! You're torturing me! How can I fight a naked woman? Remember, ninjas have been trained to deceive and distract the enemy. And if you can be distracted by a little bit of skin, then you're still just an amateur. Bakit hindi ka pa sumuko? Aking bunsong kapatid. Wala akong pakialam kahit na sino ka pa. Maipaghihiganti ko na rin ngayon ang aking kapatid. Naloko na! Delikado kapag pinairal niya ang kanyang galit! Si Master Kyosa na pinagtawalaan niya ay nagsinungaling sa kanya. Hindi sinabi ni Master na mayroon pa isang katulad ko. Pero isa lang ang dapat manatili sa atin. Ang isang katulad mo ay hindi ka rapat-dapat magmana ng Human Ken. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ka sinanay ni Meguri Kyosa?
Kung sakali may masama mangyari sa akin, ikaw ang aking backup. Tama na! Suraramay! Ang problema sa teknik na yan, kailangan manatili sa lupa ang espada mo. Bukas ka sa pag-atake. Huh? Yaman Ken, isame, freezing rain! Hindi! Ang water shadow teknik. Magaling! Pero hindi ka magtatagal! Ito ngayon ang tanggapin mo! Pagkakaisa ng apat na bahagi ng Hyomon Ken! Water snake niya naman! Talagang wala kang kadala-dala, no? Icicle snake! Oh. Ibang klaseng teknik na yon! Kumbinasyon ng kanyang Hyomon Ken, Tsuraramay at water snake! Mananalo na si Dylan! Ipinuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa teknik na ito. Kapag hindi pa niya natalo si Kai, maaaring... Ako ang master! Yomolin! Ice Barrier! Kaya kong talunin ang kahit anong iba tumo sa akin! Ano? Nakita mo na! Kuya Dylan! Naloko na! Naubos ng tubig sa kanya, Insui! Mukhang natuyo na ang iyong mahiwagang Insui. Para sa akin, tagumpay! Hindi! Pulong, Insui! Yan ang sarili mong dugo! Para sa aking kapatid! Dylan! 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 Parehong baksak! Mananatili ako upang maging tagapagmana ng Yomon Ken. Ako ay Yomon Ken! Dahil hindi na muling makabangon pa sa Dylan ni Kagami, ang nanalo, si Kai! Bumagsak po si Dylan, mga kaibigan. Ang pangkat ng Uruha Kurenai ang nanalo sa labang ito. Paano mo nalaman? Hindi ako ang dapat... Sabihin mo sa akin, bakit Dylan? Bakit? Master, ang huling tira ni Dylan kanina. Oo. Nagkaroon siya ng pagkakataon para tapusin si Kai kanina. Subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Dylan! Okay ka lang ba? Dylan! Huwag akong intindihin niyo. Grabe ang tama ni Kai. Ha? Pero hindi ba sabi mo siya pumatay sa kapatid mo? Bakit daming gagawin yun? Hindi. Hindi siyang pumatay. Nalaman mo rin pala? Nalaman ko, pero huli na. At hanggang sa huling sandali ay ihahabilin mo ako sa iyong mga kasama. Kahanga-hanga. Bakit pinaniwala mo ako na ikaw ang pumatay sa kapatid ko? Ano bang bahagi ng kwento mo ang totoo? Ako ang tunay na tagapagmana ng Hyomon Ken ni Migure Kyosa. Subalit na makita kanya, nakita niya ang iyong potensyal at naisip niyang ikaw ang mas karapat-dapat na maging tagapagmana ng Hyomon Ken. Pagkatapos ay binaliwala niya ako. Hinayaan niya ako mabuhay upang maging kahalili mo kung sakaling nagkamali siya sa pagpili sa iyo. Para niya akong sinampal sa mukha. Ayoko maging kahalili lamang ng isang tao na 10 taon na pagkabata sa akin. Kaya ngayon, ninais kong mapatunayan mo sa akin kung ikaw nga ay talagang karapat-dapat at kung gaano ka kagaling, Dylan. Kaya naman pala nagpanggap siya kanina. Ngayon ay lubos ko na nauunawaan. Ikaw ang mas karapat-dapat kaysa sa akin. Pero ikaw ang nanalo. Huwag mo na akong kaawaan. Alam natin pareho na pinigilan mo lang ang sarili mo kanina. Saan ka pupunta? Isa lang ang maaaring maging tagapagmana. Total, hindi rin magtatagal ang aking buhay.
Kai! Iiwan ko sa iyo ang isang katotohanan. Ang taong pumaslang sa iyong kapatid ay si Meguri Kyosa. Hindi totoo yan. Dahil sa hangarin mo makapagiganti, madaling tumaas ang iyong kakayahan. Yun ang nais mangyari ni Kyosa nang paslangin niya ang iyong kapatid. Dilan Mikagami, ikinararangal kong ikaw ang akin naging huling kalaban. Sana'y matapos ang iyong paghihiganti. Paalam. Kai! Yan pala si Setsuna. Tumayo ka na dyan, Tatang, dahil ikaw na ang isusunod ko. Sige na. Ako? Alam ko kung sino kang talaga, kaya kukunin ko ang kapangyarihan mo. Okay? Kuku? Taba ka. Ang patibong ng malupit na nilalang sa nagangalit na Fujin. Tayong dalawa naman ngayon, Setsuna. Ano ba, Tatang? Eh? Kunwari ka pa. Bakit hindi mo paaminin sa akin kung sino ka talaga? Ano ba gusto mong aminin ko? Halatang halata ako naman kung sino ka eh. Koku? Ako nga si Koku, ang ikapitong dragon. At hanggang ngayon ay hindi ka pa rin karapat-dapat para sa akin. Naramdaman kong napakalakas ng kanyang kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang aking kapangyarihan, pero kailangan mo akong talunin sa labanan. Kung ganun, bakit hindi mo ako subukan? Yan! Tapos ka na! Sa ngayon, may digisang panalo ng bawat pangkat. Si Mikoto mula sa Uruha Kurinay ay papasok na po ngayon sa ring. Ang pangit! Saan inulma ang mukha niyan? Kaano kaya siya kagaling? Hindi natin alam. Okay lang! Kahit sino pa yan, mananalo pa rin si Ira. Kaya manood na lang kayo. Umalis ka dyan! Mamamatay tao! Hindi ka dapat manalo! Baka akala mo hindi ako mapapato sa bata. Ang ginawa mo may katapat na kaparusahan. Tama na! Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ngayon ang papa ko! Papa! Sumusuko na ako sa'yo. Huwag mo na lang akong tapusin. Dahil may anak akong umaasa sa akin. Ako si Mikoto, baliwala ang pakiusap mo sa akin. Hindi ako naaawa sa mga nilalang na katulad mo. Papa! Nakiusap siya sa'yo pero hindi mo siya pinakinggan! Dapat ba akong humingi ng tawad sa'yo? Alam ng tatay mo ang kanyang kapalaran na matalik siya sa'kin. At ikaw ang isusunod ko sa kanya! Tama na! Ayla Kirisawa! Pati ba bata papatulan mo? Hindi ka na nahiya. Hindi naman niya makakaganti sa'yo. Ako na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Yan ay kung mananalo ko pa sa'kin. Maraming salamat sa'yo, boy. Dahil sa ginawa mo, nalaman ko kung gaano kalupit ang halimaw na ito. Isang bagay lang ay pinangako ko sa'kin sarili bago ko sumali sa paliksaan ito. Turugin ang sino mang naglalaro sa buhay na kanyang kapwa! Wow! Kahanga-hanga talumpati mo, Aya! Pangako, boy! Ipaghihiganti ko pagkamatay ng tatay mo! Ate Ira! Sige, Ira! Sige! Kaya mo yan! Nakakaiyak naman. Bumenta ng gusto ang kwento ng bata sa mga manonood at ngayon kampi na sila sa Hokage. Mikoto, ipakita mo ang kapangyarihan ng Uruha. Nasusunod, Master Craig. Huling bahagi, si Mikoto, laban kay Aira Kirisawa! Simulan na!
Kating pamaypayo! Ibang klase! Bawa! Hinarang na higati pamaypaya tira ni Ira! Ni hindi man lang nagalusan sa ginawang pagtira ni Ate Ira! Malakas nga siyang talaga! Ate Ira! Huwag mong sabihin yung maasa ka na mapapabagsak mo ako sa isang tirahan lang! Huwag mong sabihin lumaki na yung ulo mo, isang tira pa lang yon. Ha! Subukan natin ngayon ang paborito kong laruan! Ito pa! Ha! Ang galing na, Kaira! Hindi pala siya kasing lakas ng nakala natin. Sana'y ganun na nga. Tanggalin na natin yung maskara mo para makita na natin kung sino kang talaga. Sigurado kasing pakit ang ugali mo. Ha! Ang akala ba ng batang yan ay mananalo siya? Sige na, Mikoto. Iparamdam mo sa kanya ang tunay mong kapangyarihan. Opo, Master Kure. Isa siyang robot? Simulan na natin ngayon ang tunay na laban. Siya pala ang nasa loob ni Mikoto. Malaki ang problema ng taong to. Ha? Hindi naman lumabas ang babae niya nang nakipaglaban sa tatay ko, ah! Kamusta ka, Ira? Kaming dalawa nga pala si Mikoto. Kayong dalawa? Si Mikoto? Matagal na panahon na rin nang huli kong makita lumabas ang tunay na Mikoto. Raya! At kapag lumabas na siya, hindi na nabubuhay ang kalaban niya. Ano bang ibig mong sabihin? At bakit dalawa sila laban sa isa? Gumagamit pa siya ng robot? Hindi ba pandaraya na yung ginagawa niya? Hindi tama yan! Hindi! Huwag kayong mag-alala! Sigurado may patakaran tayo para dyan! Kailangan lang namin muna mapag-usapan! Mag-isip ka munang mabuti bago mo ako pagbintangan, Miss Referee. Sa pagkakaalam ko, wala akong nilalabag na batas. Si Mikoto ay aking anino at ang aking mahiwagang sandata. Isang sandatang nag-anyong tao at may sariling pag-iisip. Maliwanag pa? Kung sasabihin mo illegal ang aking Mikoto, anong tawag mo sa testing dagang ipinabato palagi ni Ira? Tama na! Sumang-ayon na kami sa sinabi mo! Pero hindi disqualified na namin kapag hindi mo tinigilan ang pang-aapi sa ating referee! Kung ganon, palitan niyo tong referee niyo ng mas marunong at mas may isip. Tumigil ka na kami! Ito ang tandaan mo. Ako ang kalaban mo, kaya huwag ka namang dabay pa ng iba. Ikaw si Lani, hindi ba? Ito oh. Maraming salamat, Ira. Bibigyan natin ang leksyon ng babae niyan. Kaya relax ka lang, akong bahala sa'yo. Sige, Ira. Kalingan mo, ha? Ginalit na talaga ako. Ha! Pagkatapos ko sa'yo, hindi ka na makikilala ng mga magulang mo dahil manghihirap ka na mukha sa aso. Yan ay kung mabubuhay ka pa! Ang mga kuko niya! Sino ngayon ang manghihiram na mukha ng aso? Patawarin mo na ako. Sige na. Sinusunod ko lang naman ang puto sa akin ni Master Kuri. Ha? Sa totoo lang, ayoko naman talagang lumaban eh. Bakit kailangan pa natin mag-away? Talaga bang nagsisisi ka na? Kaya lang, huli ka na dahil hindi mo na maibabalik ang buhay na ama ng batang yan. Talaga bang ututo ka? Ate Ira, sa likod mo! Ang mga kuko niya! Hindi ko inaasahan na gagawin mo sa akin yun, ah. Mabuti na lang, hindi ako napuruhan. Ang luha ay sandata rin ng babae, pero hindi mo naman alam yun. Dahil wala kang utak. Bakit ka nang bigla? Ano bang problema, bata? Nagalusan ang balikat ni Ate Ira ng mga kuko ni Mikoto. Mamamatay na si Ate Ira! Dahil ganyan din ang nangyari sa tatay ko! Anong sinabi mo? Anong ibig mo sabihin, bata? Nalason si Ira.
Kung akala nyo ang lahat ng pandarayan na ginagawa ni Mikoto ang tunay niyang kapangyarihan, ay nagkakamali kayo. Ang tunay niyang kapangyarihan ay ang matalas na pamamaraan ng paggamit niya kay Mikoto. Yun ang kanyang mahiwagang sandata. Doku Machine, ito ang pinagsama-samang lason na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ang lason ng mga lason. Unti-unti na nitong sinisirang iyong katawan at hindi magtatagal, hindi ka na nakagagalaw dahil sa kumakalat na lason sa iyong katauhan. Ano? Ha? Wala akong gagawin kung hindi maghintay. Siguro may ilang minuto ka pang natitira. Hindi ka man lang nakapagpaalam sa iyong mga minamahal sa buhay. Isipin mong lahat ng hindi mo magagawa bago ka tuluyang mawala. Hindi pwede yan! Si Ira, ilang minuto na lang ang itatagal ni Ira. Ate! Ayan, mukhang unti-unti lang tumatalab ang lason. Kung takot kang mamatay, magmakaawa ka muna sa akin. Pero alam mo naman sigurong, wala akong awa. Talo ka na! Hindi. Hindi ako maaaring matalo. Hindi. Hindi. Hindi! Ira! Mga kaibigan, nang dinamit ni Mikoto ang dokumasyon kay Ira, nalagay na po ngayon sa alanganin ng dalaga. Ilang sandali na lamang po ang kanya itatagal. Ira! Umalis ka na dyan! Ako bahala! Huli na. Ha? Bakit? Kahit na sumuko siya sa laban, walang gamot na makapipigil sa paglaganap ng lason sa kanyang katawan. Kilala ko si Ira. Alam kong hindi siya agad susuko. Lalaban siya hanggang sa kanyang huling hininga. Oo nga! Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng tumayo na lang tayo dito tumanga habang unti-unting namamatay ang kasama natin! May isa pang pag-asa. Ha? Makinig ka, Ira! Ang dokumasyon ay isang espesyal na laso na nilikha upang makapatay ng tao. Ibig sabihin mayroon ding sandata na makapagbibigay lunas sa lasong ito. Hawak ng babaeng yan ang lunas sa lasong tinanggap mo. Ang talino niyo talaga! May wagang sandatang lunas? Oo, meron ng lunas. Pero hindi ko dala ngayon. Napakalamya naman ang suntok mo. Hindi mo ako talaga matatalo yan! Oh! At Ira! Oh no, mukhang hindi ka na yata masaya ngayon. Hindi mo na matutupad ang pangako mo. Ito na ang katapusan mo! Ikamusta mo na lang ako sa mga biktamang nauna sa'yo! Ha? Bakit? Paano mo nakuha ang dokumasyon? Kala mo ba imposible? Dati akong magsikero. Alam mo na? Ah! Nalason ako! Ah, nalason din ako ng dokumasyon! Ayoko pang mamatay! Tadokugan, ang panglunas sa lason! Imposible! Dapat naparalisa ka na ng lason niyon! Kasi ayoko pang mamatay! Alam ko na kailangan gala mo palagi ang panlunas sa lasong dulot na iyong mahiwagang sandata. Kung matalino ka, dapat inantay mo munang bumagsak ako bago mo nilabas ang lunas. Tagot ka sa akin! Mikoto, tapusin mo na babaan yan! Ikaw ang tatapusin ko! Wanda ka! Kasira! Ang kasay na padama. Iisa na lang ang natitira. Pero... Ngayon na! Fujin! Ang pawakas sa tira ng Fujin, Hayate! Mikoto! Mikoto? Ira, hindi ko na magalaw ang aking katawan dahil sa lason. Mabuti yan para tumahimik ka na.
Hindi na ako makalalaban pa. Ang laso na'y unti-unti kumakalat sa aking katawan. Ayoko pang mamatay. Ira, ang Gadokukan, pakiusap! Hindi na kita dapat tulungan para pagbayaran mo ang ginawa mo sa ama ng batang yan. Pero pag ginawa ko yun, para na rin ako naging katulad mo. Ira! Ira! Max! Salamat po! Referee, alam mo na siguro po nang kailangan mong gawin, ano? Kapag ang kalahok ay lumampas sa labas ng ring, dapat ma-disqualify siya. Yan ang nakalagay sa batas, hindi ba? Salamang ito! Nanalo ang uruhan ko, nanay! Si Mikoto! Bakit ganun? Tumahimik kayo! Si Ira ay walang karapatang sumali sa paligsahang ito! Ang gamot ko! Nawala! Ang Gadokugan! Nasa na! Nawala! Si Ira! Niloko mo ko! Akin na yan! Ira! Max! Nakakahiya! Natalo ko sa aking laban. Naubos na rin pati ang kudama ko. Pero baliwala dahil natalo pa rin ako. At yung bata, Max, paano? Paano ko na siya kaharapin ngayon? Huwag ka magalala, Ate Ira! Salamat! Yan din ang sasabihin ng papa ko sa'yo. Para sa kanya, ikaw ang nanalo! Yeah! Tama sila, Ira. Katuwa ka! Dahil alam nila kung sino ang tunay na nanalo. At ikaw yun! Mga hangal, pinagbubunyi ninyo ang mga talunan? Baka nakakalimutan ninyo. Hindi kayo dapat matalo sa susunod na labanan. Ano, Recca? Hindi mo na ba kayang lubabal? Kaya ko patatang! Hindi ako matatalo ng paisa isang dragon lang. Pagsamahin mong lahat gaya ng ginawa mo kay Magensya! Huh? Natatakot ka ba? Hindi mo ba kayang tisir ang sakit na hatid ng iyong flame dragon combo? Kahit kailan, hindi pa ako natakot. Tataya ngayon ng maraming buhay sa labang ito. Kaya gagawin ko ang lahat, matalo ka lang, pati na rin si Kurei! Nadare! Homura! Hindi yan ang tamang paraan! Ang mga flame dragons ay may sinusunod na kaayusan. Kapag tinawag mo sila nang wala sa tamang ayos, ikaw ang mananagot. Pero kapag nagawa mo ito ng tama, matatawag mong tatlo o higit pa. Tatlo o higit pa? Una ang alituntunin. Unahin mong tawagin ang huling dragon na nakuha mo hanggang makarating ka sa una. Ikalawa, ang flame dragon combo ay gumagamit ng iyong enerhiya. Kapag mababa ang iyong lakas, kakanin ka na kanilang apoy. Ikatlo, tandaan mo, hindi lahat ng flame dragons ay nagkakasundo. Lalo na si Setsuna na ayaw may pareha sa iba. Huwag kang mag-alala dahil makakaya ko yan. Kaya kong tawagin maski tatlo o apat na flame dragons. Lumabas na kayo! Kayanin mo! Pag nagawa mo yan, sa'yo ang kapangyarihan ng flame dragon na si Koku! Upang makamit ang kapangyarihan ng isang flame dragon, nagpatuloy sa pagsasanay si Recca. Subalit upang hindi masayang ang kanyang pagod, kailangan matalo ni Lorcan si Joker.
at upang mailigtas si Anna, hindi na maaaring magkamali ang pangkat ng Hokage.